everyone, I am Christine, your buddy to a happy, healthy, and prosperous life. So this time of COVID, I have a simple tips lang para dun sa mga bored na kasi karamihan sa atin nasa bahay. Diba, nag-i-stay tayo sa bahay, yung iba hindi sanay. So first, syempre, let us be grateful and thankful kay Papa God dahil tayo ay safe, ang family natin ay safe. Let us pray doon sa mga tao na may COVID na sana maging fast yung recovery nila. And of course, sa ating mga frontliners na talagang may direct contact dun sa mga may sakit na sila ay maging protected and safe. Diba? Sana sila ay laging ligtas. Ayun, salute po sa mga frontliners natin. Ito ang nagsisave ng buhay ng mga kababayan natin. Let us pray for their safety. Yun yung first tip ko para sa inyo. Second tip is galaw-galaw tayo. So exercise. Ayan. So exercise tayo everyday. Our body is a temple of God, 'di ba? So kailangan alagaan natin siya. Kailangan tayo ay maging healthy. So exercise tayo and eat healthy food. Ayan, third tips, we can create crafts with our family, 'di ba? Mas maganda 'yung i-engage sila. So ipakita natin or ilabas natin yung creative side natin. Diba? For example na lang ito, gumawa ako ng Vision 2020. So this year 2020, ano ba yung goals na gusto mong ma-achieve? Diba? So gawin natin yan, ayun yung sa akin, ginawa ko siya. So ang kailangan mo lang naman dyan, magazine, gunting, and glue. Diba? And then kung meron ka dyang mga pang-design para mas lalo siyang gumanda. So, sigurado ako may enjoy ng kids niya yan. So, yun, dapat yung ating goal ay smart goal. Ano bang ibig sabihin pag smart? Smart. Kailangan specific, measurable, attainable, relevant, and time-bound siya. And by doing exercise and then yung paggawa ng creative things, yung mga crafts, is ito din yung bonding time mo na eh. Bonding time mo na to with your family, with your kids. Alam nyo ba na yan yung nawawala? Every time na tayo ay busy sa work, this is the perfect time na gawin natin yan with the family. So, mag-enjoy kayo ng kids, meron kayong happy memories, diba, with the kids or with your family. So, sabay kayong mag-exercise, lagi nyo silang engage dyan, gumawa kayo ng mga productive thing like Vision 2020 at marami pang iba. So, yun ay example lang na pwede nating gawin. Pang-apat naman is try to explore your talents and learn new skills na rin, diba? Kunyari, gusto mong mag-gitara, diba? Pero noon, nung tayo may work, syempre wala tayong oras para dyan. Pero ngayon, na marami tayong oras para matuto, let's do it. Marami dyan sa YouTube. So, check natin paano ba yung basic, 'di ba? Basic thing kung paano mag-guitar. Ayun. So, yun ay isang example. And panglimang tip is gardening, especially sa mga ladies and moms out there. So, nakaka-enlighten ng day yung pag-gardening. And then, kapag tayo ay nagtanim ng mga gulay, sure ka na yun ay organic and healthy pa. Pang-anim na tip is study money management or financial literacy. Kasi karamihan sa atin, wala tayong mahugot, wala tayong emergency fund. Bakit? Bakit tayo walang emergency fund? Yun ay dahil sa pag-handle natin ng pera. Maybe may hindi tama sa pag-handle natin ng pera. So, ito yung tamang panahon para alamin natin ano ba dapat yung ginawa natin. Diba? Saan ko ba dapat nilagay yung pera ko para in times of emergency, meron akong mahuhugot. Don't worry, kasi gagawa ako ng separate video about money management. I can share you ano ba yung mga nalalaman ko when it comes to financial literacy. So yan ay free po. So stay tuned lang sa aking channel. Pang-7 is we can help other people in our own little way. So, paano ba yon? For example, sa kapitbahay mo, ang iyong food or pagkain, we can share it with the others, diba? Or kung sobra-sobra naman yung blessings, diba? Yung iba gumagawa na nito, kaya salute po sa lahat po ng tumutulong. Grabe, napakabuti ng inyong puso. Ayan, so, you can share sa kapitbahay
or yun nga, magbigay tayo ng relief goods via volunteer. Ayan, so yun yung mga little ways na pwede nating magawa, diba, in times of COVID. Pang-8 is, let's try to reflect in ourselves. Ano ba dapat yung ginawa natin nung tayo ay may trabaho pa para doon sa mga walang trabaho, diba? Ano ba dapat yung ginawa natin para sa times na ganito, meron tayong emergency fund na makukuha, diba? So, maybe it's the time to reflect. And sabi ko nga kanina, meron akong separate video para dyan, so stay tuned. So, maybe it's the right or perfect time na baguhin natin siya. So, after nitong COVID, yung mga ginawa ko nung nakaraan, hindi ko na siya gagawin. At ito na yung gagawin ko. So, pwede nyo siyang isama dun sa sinasabi ko sa inyong 2020 goals nyo. Diba? And then, kailangan ng right action para dyan. So, ngayon, since ganito ang nangyayari, why not, let's make a plan. Mag-plan muna tayo and then, after nito, let's take an action. Before I will end this video, I just want to share. Ito ay sinabi ng isa sa paborito kong author. Sabi niya, don't waste the crisis. So, ibig sabihin nun, habang may crisis, gawin mo yung mga bagay na hindi mo nagagawa noon dahil sobrang busy ka. Ito na nga yung bonding time with the family, alagaan mo yung health mo, reflect ano ba yung mga dapat mong gawin para hindi na maulit yung wala kang pera ngayon para sa susunod, in case kung ikaw man ngayon is yung umaasa sa government natin dahil nga hindi ka makapag-work. Next time, aim natin na tayo naman yung makakatulong, diba, sa iba. Dahil nabago na natin yung mindset natin when it comes sa paghawak ng pera. So, stay tuned para dyan. Everything happens for a reason. Go with the flow. Meron dyang magandang mensahe sa'yo ang nasa itaas. So, go with the flow. Reflect with yourself. And be thankful na ikaw ay safe. Napaka-blessed na natin dahil tayo ay safe, wala tayong sakit. And tayo ay may kinakain araw-araw. Tama ba yun? So, let us be grateful sa nasa taas. And kesa tayo ay magreklamo, why not? Let's be part of the solution. In our small little way. Kung kaya naman natin, why not? And before I will end this video, I just want to share to you my favorite verse. So, it's Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Trust the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will straighten your path. Ayan po. So, thank you sa lahat ng nakinig and I hope marami kayong nakuha sa video na ito. And stay tuned po para sa mga susunod kong videos, especially doon sa money management, how you can handle your money. So, thank you po and God bless. Oh,